Hello guys, welcome back dito sa aking panbagong video. And again, this is Elive Argitaurus. And guys, for this video, para kay kuya to, at ang sabi niya is, sana may tutorial po kayo how to transfer files to the new phone using backup po. Okay, yes, actually wala akong pinakita doon sa video kung saan siya nag-comment na wala akong pinakita doon na nag-transfer yung some files into another device o sa new phone, okay, nung nag-backup. And dito, okay, papakita ko kung paano ba i-transfer yung contacts, okay, sa other device dito sa Samsung, okay. Okay, papakita ko muna kung paano ba ako nag-backup, okay. Doon sa video ko, nag-backup ako sa Gmail, okay. And ayan, dito ako sa contact menu, import, export, and share contact. Okay, select all, share contact. Okay, doon sa video ko na huli, dito ako nag-backup sa Gmail. Okay, actually marami na akong backup dyan. And for now, itetest naman natin dito sa save to drop. As a drive, okay, sorry. Save to drive. Google Drive to, okay. Actually, pwede siya sa messaging kung may load kayo or some apps. Ayan. So, dito na lang sa save to drive. Ayan. Okay. And then, save. Ayan. Okay. So, naandun na siya sa aking Google Drive. And where's my Google Drive? Saan nga ba ang aking Google Drive? Google. Ay, ito pala. Ayan. So, nandito siya sa aking Google Drive files. Home. Ito yun. Okay. And, okay. So, palitan natin ng Samsung. Okay. Ayan. So, nandito tayo sa Samsung. At papakita ko lang na walang contacts to. Ayan. Naiwan lang yung contacts na yan. Okay. Actually, itong dalawang ito is, kaya nakalagay na yan dyan. Nakasave na yan. Dahil nakasave yan dalawang yan na number sa aking Google account. Okay, so once na in-input ko na yung aking Google account dito sa aking dito sa device na to, is ma-i-import na talaga yung aking dalawang contact na yan kasi nakalagay na nga sa aking Google Drive. Ay, Google Drive, sa aking Google account. So, ngayon pupunta tayo sa Google Drive. Okay, Drive. Okay. Actually, ito yung mga files ko sa aking Google Drive. So, ready to, ano na yan? Restore na yan. Okay, so home. Punta tayo dito. Files. Asan na ba yun? At. Okay. Shared. Files. Hindi pa yata nag, ano. Ito pala, nasa ilalim. Okay. So, andito siya sa ilalim. Okay. Click ko lang yan. Okay. So, ito na yung mga contacts na pwede nating i-import na. And then, save. To phone. Okay. Select. And now, it's load. Loaded na siya dito sa aking contacts. Okay. So, ito na yung mga contacts. Okay. So, ganun lang siya kasimple, guys. Okay, pwede rin siya doon sa aking Gmail. Okay, so, i-delete ko lang ulit yung mga contacts ko. And, ayan, delete. Select all. Delete. Ayan. And, pwede rin siya doon sa aking Gmail. Okay. Actually, nandito sa aking drop. Drops. Ayan. So, ito yung mga contacts na naka backup sa akin. Click ko lang yan. And same. Ayan. Save. Phone. Select. Ayan. So, na-load na rin siya. At dito na rin na-load siya sa aking mga contacts. So, ganun lang siya i-import actually sa other device. And for the application, guys, basta naka-enable lang sa inyo, guys, yung inyong backup. So, punta lang tayo dito sa Advanced Settings and Backup and Reset. Okay.
Ayan, basta naka-on lang inyong backup my data, mapupunta yung inyong backup sa inyong Google account. Okay, so once na nag-format kayo ng other device, and then papipiliin naman kayo kung anong backup yung inyong i-re-restore. Kung sa Huawei ba or sa Realme 8, papipiliin naman kayo, okay, kung ano yung i-re-restore sa inyong new device. So, bibigyan ko kayo ng sample. So, naka-backup yan. Okay, and then i-format natin tong Samsung. At pupunta tayo dito sa settings. Saan ba ang format dito? General management. Okay. And reset. Ayan. And then factory data reset. Okay, so mawawala lahat yan. Reset. Pattern. Delete all. Ayan. So, hintayin lang natin, guys. Okay. So, ayan. At, set up lang natin. Don't worry. Kung gusto nyo malaman kung paano ba mag-backup, okay, so, ito yung video, yan. Panoorin nyo na lang yan kung paano ako nagba-backup. Ayan. So, i-input ko lang yung aking email. So, agree. Okay guys, ito yung sinasabi ko na pwede nating gamitin itong backup na to, okay? Kung tayo ay naka-enable yung ating backup data. Okay? Ayan. So, okay. So, pwede nating gamitin yung Huawei Y62, ito, na backup. Okay? Kung ano yung mga naka-install sa aking Huawei Y62, mag-i-install siya dito sa Samsung. Okay, yung mga applications. Pwede rin yung Realme 8 Pro, kung anong mga applications na naka-install dito sa Realme 8 Pro, pwede rin siya mag-install dito kung gagamitin natin yung Realme 8 Pro. Okay. And of course, yung backup natin sa Samsung Galaxy A20s. Okay. So, pwede natin yan gamitin. Okay. Ang ano nga lang dyan, kung ikaw ay naka-data, okay, kasi itong backup na to, yung mga applications and datas, ida-download yan using dun sa Play Store. Isa-isa niya rin ida-download yan. And then, yung mga datas ninyo. So, kung ikaw ay naka-data, so, mauubos yung data mo. Mabuti na lang sana kung naka-Wi-Fi ka. So, gumamit ka na lang ng APK extractor. Okay? And then, i-transfer mo sa SD card yung mga APK na nailagay mo or na create mo. And then, kapag ka nag-format ka or new device, ilagay mo lang and then install mo isa-isa. So, no need na i-download pa yung mga applications na yon. And for some videos and yung mga pictures nyo, kahit naman na hindi ituro yon, at ilalagay nyo lang naman yun sa SD card, at yun, hindi naman na yun mawawala sa inyong SD card as long as hindi nyo naman dinedelete. Okay. So, guys, kung may question, leave a comment lang sa baba and sasagutin natin yan kung kaya natin. Okay, so thanks for watching and God bless sa lahat.